When we talk about conversation, unang pumapasok sa isip natin ang paggamit ng salita o verbal. But there's another element to it na makakatulong sa atin para mas confident ang dating, impressive, at kapanipaniwala tayo sa ating mga kausap o sa ating tagapakinig. Ito ay tinatawag na nonverbal or body language. Now we will talk about 4 body language scripts na magagamit niyo sa pag-conversation, lalo na sa interview o pagsasalita in public. Number 1, smile. Your smile should express enthusiasm and confidence. Avoid the resting face. What do you mean by a resting face? For example, diba? Sama tingnan. Wala kay mo emotion ang mukha. Gaya niyo ito. Good morning! Oy, kumusta na? Oh, kumusta ka na? Smile! Kailan ba dapat ngumiti? Sabi nga, smile broadly at the start of the conversation. Hindi naman sinasabi ng ngumiti ng ngumiti. Imposible kasi na kaya natin ngumiti sa lahat ng oras. Pero dapat, sasaliwa natin ng ngiti ang bawat pagsasalita natin para mas maging interesado, present tayo sa harap ng maraming tao. And at the end of the conversation, kapag magpapaalam ka na, smile. Number 2, make an eye contact. Kapag nagsasalita ka o nakikinig ka, dapat your focus should be your partner's eye o yung iyong kausap. Iwasan mo yung may kausap ko nakikinig ka na saan ka patingin-tingin. For example, But, when we're looking at someone's eyes without looking away, it can get uncomfortable pretty quickly. Kasi, bakit? May nabibuild na tension. Pakiramdaman, no? Kasi madalas kong napapansin yan pag may kausap ang babae. Pag ang babae, halos hindi na bumibitaw ng tingin sa akin. Nagiging uncomfortable, uncomfortable. Hindi ako komportable yung makipag-usap. So, here's the rules. Make an eye contact. Hold it for about 7 to 9 seconds. And then, kukurap. Tingin sa malayo. After a while, eye contact. Okay? Ganun lang yun. Number 3, use good posture. May tatlong pamamaraan para maging maganda ang iyong postura. Panatilihin tuwid ang iyong likod. One of the common mistakes na nakikita ko sa aking training, both in private and public speaking situation, ay nagsasalita ng nakabagsak ang balikat at kurkubad ang likod. Nagpapakita ito na wala kang tiwala sa pagsasalita mo o sa sarili mo. Kasi doon pa lang mapipila ng kausap mo o yung tagapakinig yung aura mo sa kanilang harapan. At the same time, huwag naman na lead na lead ka na parang gusto mong ready ka may pag laban. Okay? Relax lang. Isipin mong may tuwid na linya sa likod mo hanggang sa ulo mo. And then, practicein mo yun ang practicein araw-araw kung paano. Hanggang mapil mo na relax lang ang katawan mo. Padalawa, para magkameron ng magandang postura, huwag na huwag kang yuyoko o titingala. Dapat level lang ang iyong baba sa iyong kaharap. Maging maliit man yun, mas matangkad sa iyo. Let's say na ganito, kausap mo ako. Kapag nakayoko ka sa kausap mo, para may tinatago ka sa kanya. At the same time, huwag naman na nakatingala na parang ina-under mo yung kausap mo. Relax lang. Dapat level. Okay? Number 3, umarap sa kausap, huwag nakatagilid. Let me demonstrate. Let's say na ganito. Nakatingin ako sa iyo, nakikipag-usap ako sa iyo, pero sa tingin mo ba interesado ako sa iyo? Hindi. The center line of your body is actually what indicate your point of interest. Number 4, control your hands. Normal na sa atin na kapag nagsasalita, gumagalaw ang ating kamay. But, kapag tayo kinakabahan o nakalimot sa ating sinasabi, lalo na kapag gumagamit tayo na
salitang English, tumataas ang ating level of anxiety. Kasabay nito, nagwawild ang ating kamay, lalo na kapag nakalimot. Avoid fidgeting. Ano ba yung fidgeting? Ito yung paggalaw ng kamay mo na hindi mo naman sinasadya, lalo na pag kinakabang ka. For example, kapag napansin ng listener mo o nung kausap mo yung unnecessary movements ng iyong kamay, mapipil nila na hindi ka sigurado sa sinasabi mo o kaya kinakabang ka. Kapag nasa ganitong sitwasyon ka na, may pamamara para maiwasan ito. Observe your breathing o yung paghinga. Utay-utayin mong bagalan ang iyong galaw hanggang sa ma-relax. Obserbahan mo mga kamay mo. Okay? 1. Smile. 2. Make an eye contact. 3. Use good posture. 4. Control your hands. Yeah, that's it. Thank you.